i-add to cart mo na ang swerte. www.pakbettv.com. Kalimitan, ang mga pisu kapakbet ay ginagawang bracelet. At alam niyo ba na ang mga pisu bracelet sa panahon natin ngayon ay trending? Naging trending ito dahil ang pisu ay isang simbolo na pumuprotekta sa swerte, kayamanan at kaligayahan mo sa iyong buhay. Sa kaparehong pananalita, ito rin ay pinaniniwalaan na nagbibigay ng magandang kapalaran at proteksyon sa nagmamay-ari. Kaya huwag ka nang magpahuli pa at i-add to cart na ang pisu bracelet sa www.pakbettv.com o i-search lang sa Shopee ang Pakbet TV. At dahil mahalaga ang pisu bracelet mga kapakbet, importante rin na alam natin ang mga dapat gawin para maalagaan ito ng mabuti. At kalaunan ay biyayaan tayo ng swerte habang buhay. Bukod doon, may mga dapat kang bagay na wag gagawin sa pisu bracelet mo dahil mamalasin ka. Ang mga bagay na ito kapakbet ay ang mga sumusunod. Una, huwag ugaliing linisin ang pisu bracelet. Unang-una mong gagawin kapakbet kapag nakabili ka nito ay ang paglilinis dahil may posibilidad na ito ay nabahayan na ng negatibong enerhiya. Kaya kung hindi mo nilinis ang pisu bracelet sa una mong bili, maaring dalawin ka ng mga negatibong enerhiya at ang resulta ay mamalasin ka. Huwag ugaliin ang ganitong paraan, mga kapakbet. May mga nailabas tayong paraan sa tamang paglilinis ng mga crystal bracelets at maaari nyo itong i-check. Pangalawa, huwag suotin ang pisu bracelet sa right hand. Ang ating right hand ay tinatawag na giving hand. Kaya kung dito mo sinuot ang bracelet na ito, pinapahiwatig lang nito na pinapamigay mo ang swerte at yaman mo sa kahit saan. Wala namang masama sa pagbibigay. Ngunit ang pisu bracelet ay dapat na isuot sa left hand, ang ating receiving hand. Pangatlo, iwasang huwag ipahawak sa ibang tao. Tayong mga tao kapakbet ay may sari-sariling katangian. Ibig sabihin, may iba't iba tayong enerhiya. Kaya hindi pinapayo na ipahawak mo ang pisu bracelet mo sa ibang tao dahil maaaring maistorbo nito ang enerhiya na mayroon ka at enerhiya na mayroon sila. May posibilidad na malas ang resulta. Kapag ganito ang nangyari, huwag magpanik dahil ang solusyon dito ay paglilinis lamang ng iyong pisu. Pang-apat, huwag magsuot ng pisu bracelet kung ang edad mo ay 16 pababa at 70 pataas. Maaring maapektuhan nito ang mga kakayahan na mayroon ka mula sa enerhiya na binibigay nito. Pang-lima, huwag hayaang nakatago ang mukha ng pisu kapag sinusuot. Ang pisu kapakbet ay simbolo ng isang mahiwagang nilalang at tinuturing itong tagahatak ng swerte at yaman sa buhay ng isang tao. Kaya naman kapag tinago mo ang mukha nito, pinapahiwatig nito na wala kang makukuhang swerte o yaman at may posibilidad na maging malas pa ang dala sa iyo. Pang-anim, huwag ilagay sa kwarto kung hindi mo suot. Kapag hindi mo suot ang iyong pisu bracelet mga kapakbet, huwag na huwag itong ilagay sa kwarto dahil mamalasin ka. Maaring maapektuhan ito ang pagtulog mo sa gabi. Bakit? Ang pisu ay isang money catcher at sila ay naghahatak ng enerhiya. Ang pinakamainam na lugar kapag hindi mo ito suot ay sa sala. Dapat sa sala mo nilalagay ang iyong pisu bracelet. At dapat ang mukha ay nakatapat sa pintuan para swerte ang aakitin. Huwag din nating kalimutan mga kapakbet na bigyan mo ng halaga at importansya ang iyong pisu bracelet para ang balik nito sa iyo ay doble-dobleng swerte. Isa ang pisu sa mga ginagamit sa feng shui upang makaakit ng swerte, yaman at proteksyon. Kaya hindi nakaduda-duda kung ito ay sikat na sa ating panahon ngayon. Ang dapat na lang natin na gawin ay sundin ang tamang pamamaraan upang hindi malas ang ibigay nito. Tandaan na huwag nating iasa sa pisu bracelet ang ating kapalaran na mayroon tayo dahil tayo rin ang nagdedesisyon sa ating buhay mga kapakbet. Ang mga interpretasyong ito ay bawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe.
i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet!